Kontrobersyal ang pagkamatay ng 19-year-old college student na si Ashley Abad. Sa death certificate ng ospital, namatay ang magandang dalaga dahil sa overdose sa ecstasy. Bahagi ng imbestigasyon ang bidyong ito na kumalat sa social media. Makikita si Ashley na parang mawawalan ng malay habang nanonood ng concert noong January 19. Ito ang pre-celebration ng sinulog sa Cebu. Makikitang inalalayan siya ng kanyang mga kasama. Isinugod si Ashley sa Perpetual Succor Hospital. Kinabukasan, namatay si Ashley. We were shocked, especially when we knew that she died of drug overdose and with a boyfriend. Sinabi niya sa doctor na yun, nag-ecstasy sila. Nandun yung brother ko nung sinabi niya sa doctor. So syempre, tinanong ng doctor kung ano nangyari. My brother trusted him so much kasi matagal na nga sila tapos family friend pa. Talagang magagalit ka, di ba? Pagkatapos na mag-dinner sa isang restaurant, ipinagpaalam ng kanyang boyfriend si Ashley sa mga magulang nito na manonood sila ng concert. Pinayagan naman kasi yung boyfriend niya kasi, I mean, they've been together for like 3 years. So balik ang pante yung family. It was already in my mind to report it to the police. She did not die of a natural death. It was drug overdose. Inimbitahan sa Philippine National Police Region 7 Office ang pamilya ni Ashley at ang boyfriend nito. Pero ang binata ay hindi nagpakita. According to the lawyer, they were invoking their constitutional right. Kung wala kang kasalanan and you're invited for a meeting, why do you have to invoke your right? Emotional po siya, pero mo, girlfriend niya for 4 years. Under investigation pa ng City Police Office sa Cebu at ng Philippine Drug Enforcement Agency, ang pagkamatay ni Ashley. Hinihintay pa ang resulta ng histopathology examination sa specimen ng mga internal organs ni Ashley. Gusto namin muna ma-establish sa pamamagitan ng isang conclusive test na ang kanyang na-ingest ay isang uri ng ecstasy. Ganun na rin kung sino ang nagbigay at kung sino ang source. So yun yung amin ding inaalam. Inilibing na si Ashley nitong January 27. Mapagmahal at malambing si Ashley sa kanyang mga magulang, mga kapatid at kamag-anak. Masakit na masakit kasi yung family kasi namin is very close. We go to my mother's house. We will have lunch there. Naglaho ang lahat ng mga pangarap ni Ashley. Kawawa yung ano, yung parents. Kasi inaalagaan talaga yung batang yun eh. She graduated sa high school from a very respectable school. Tapos lahat ng oras nila binigay nila sa bata. Kasi youngest nila yun eh. Tapos, siyempre, yun, masakit. Namatay sa... Buti sana kung sakit yun or aksidente. I mean, it's easier for them to accept it, di ba? Pero kung tungkol sa drugs, medyo mahirap tanggapin yun. Kasi alam naman nila na hindi talaga nagda-drugs yung anak nila. Sa paghahanap ng kasagutan sa nangyari kay Ashley sa Cebu, minarapat namin na kausapin ang PDEA kung saan na-discovery namin ang iba't ibang uri ng mga droga na ngayon ay kumakalat sa mga party at abot kamay ng kabataan. Madalas tawaging love pill ang ecstasy. Pinapalakas daw ang pakiramdam mo pag hinahawakan. Lalo na sa sex. At dahil kombinasyon ng halosinogen at stimulant, ang epekto daw sa katawan, parang pinaghalong marijuana at shabu. So Derek, ecstasy pa rin talaga ang pinaka kilala at popular? Sa mga kabataan. Sa mga kabataan. Madali kasi siyang ipasa-pasa. Di mahalata basta-basta ng otoridad, lalo na pag nagkakagulo na sa loob and everyone's moving, dancing, and partying. Tablets. In the 80s, 90s, yeah. Tablets yan. And then it evolved into capsule form where paghahaluin po nila ang ecstasy together with shabu. Then they called it fly high. They can throw in another substance like Chinese Viagra. And it's about the same variant. And they will call it
green apple simply because yung container ay green or red amore. At ang latest, pinakadelikado itong liquid ecstasy. This is colorless and odorless. Okay. Dalawa po yan, GHB and GBL. They are actually industrial cleaners. Panglinis? Opo, ginagamit po sa semiconductor industry. So try to imagine, pag pinatakpo yan sa inumin ng tao, at ang delikado po dyan, parang tubig lang kung titingnan ninyo. Ano ang epekto nun? Pag pinatakan yun, by the time na matikman or mainom niya, and ma-realize, eka bakit parang iba yung tama, mawawala lahat ng inhibitions niya, mawawala ang abilidad niya upang kumontra sa kung anumang gustong gawin sa kanya ng kasamahan niya. And worse, they can even pass out. And by the time they wake up, wala po silang maaalala sa nangyari. Ganun! Sa cellphone video na nakuha ng PDEA mula sa drug pusher sa Mandaluyong, makikita ang grabing epekto ng ecstasy sa katawan ng babaeng nawawala sa sarili. At what point fatal? Kapag hindi po kinaya ng katawan ng tao, it can happen even just the first dose can be very fatal. Nagkakaroon ng neuroadaptation ang brain natin. Nag-a-adapt sa presence ng droga. So much so na pag wala yung droga, hindi nakaka-function normally yung brain. Hinihingi ng brain at ng katawan ang droga. And that is the essence of addiction.